ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, damihin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsilubong. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan na sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amin. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansa ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, aleluya, tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala pa ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi.
Bilang ngayon ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kung pinakinggan natin mabuti yung Ebanghelyo ngayon, para bang nakakatakot, ano? Bakit? Dahil sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya dito ay, naparito ko pa magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa akong dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. At yung isa pa, sabi niya, akala ba niyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Siguro tatanungin natin, akala ko ba si Jesus ay maibigin sa kapayapaan? Ano? Pero yung sinasabi dito ng Panginoon ay hindi yung very negative. Ano? Dahil kung ating pagninilay ang mabuti, ano, alam natin na si Jesus, ano, ang pagparito niya, maraming mga tao ang gustong sumunod sa kanya. Pero alam nyo, kahit sabihin natin si Jesus gusto niyang lahat ng tao ay akayin niya para maligtas, pero maraming mga tao din ang nag-o-oppose sa kanya. Di ba? Kung ating pagninilayan sa buhay din natin, sa ating pamilya, halimbawa, hindi lahat ng membro ng pamilya natin ay sang-ayon, ano, sa tinuturo ng ating Panginoon. Ano. Lalong-lalo na pag ito ay, kumbaga, kontra sa ginagawa ng tao. Ano. Halimbawa, yung turo ng ating Panginoon kasi, ito ay very radical. Ano? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Ano? Pero yung asawa mo, halimbawa, ay may kaaway. Ano? Ikaw naman, ay wala ka namang kaaway. Ano? E, siyempre, kayong dalawa, ipa ang inyong pananaw. Ano? At hindi lamang yan, kumisan, tayo bilang Kristiyano, nahihirapan tayong sumunod sa ating Panginoon, lalong-lalo na pag tinuturo ng Panginoon yung kanyang gustong mangyari para sa atin. Ano? Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, naparito ko upang magdala ng apoy sa lupa. Ano? Ginamit niya yung imahe ng apoy. Ano? Itong apoy kasi, di ba, pag sinabing apoy, meron itong kapangyarihan na sunugin. Ano? Di ba? Sabi nga sa English ay yung powerful force to purify and to consume. Ano? Ang ginto, para maging gintong tunay, kinakailangan ito ay dumaan sa proseso ng apoy. Ano? Sinusunog yan, ano? Kinakailangan dumaan sa purification na tinatawag, ano? Para maging dalisay ang tunay na ginto. Ano? At hindi lamang yan, di ba ang apoy, kaya niyang sunugin, ano, ang isang bagay at ito ay mauwi sa apo. Ano? Kaya nga kung ating titingnan, itong sinasabi ng Panginoon, ito yung kanyang gustong mangyari, di ba? Yung nag-aalab, yung kanyang pag-ibig sa tao na sana gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Ano? Gusto niya lahat ng tao ay makapasok sa kanyang kaharian. Ano? Kaya nga yung sinasabi itong apoy, ito yung pag-purify ng kaluluwa ng tao. Ano? Na kung saan tayo bilang mga Kristiyano, inaniyahan na maging malinis ang ating kalooban. Ano? Lalong-lalo na sa pagsunod sa kanya. Ano? Alam natin na hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Ano? Marami tayong mga balakid, ano? Marami tayong mga pagsubok sa buhay kung minsan na pinagdadaanan ang tao. Ano? Nandito tayo kahit tumuulan dahil namimintuho tayo kay Padre Pio, humingi tayo ng tulong sa kanya. Ano? At sinasabi natin sana Panginoon, ano, sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ay tulungan mo ako sa aking mga pangangailangan. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, kung ating titingnan din ang buhay ni Padre Pio, hindi rin naging madali ang buhay niya nung siya nabubuhay pa. Ano? Lalong-lalo na yung pakikibaka niya, ano, paglaban niya sa kasamaan, ano, di ba? Mula pa nung bata siya, sabi sa kwento, mula pa nung bata siya, siya ay nakikipagtunggali na sa demonyo, ano? At ito ba'y pagtunggali niya sa demonyo, kaya sa Satanas, ano? Ito yung labis na papahirap sa kanya. At hindi lamang yan, ano? Maraming mga pagsubok siyang pinagdaanan din sa buhay. Ano? Pero alam nyo, isa lamang ang kumbaga naging instrumento ng pakikipaglaban niya. Ang kanyang sandata, panalangin. Ano? Panalangin. Ano? Hindi siya nang kailanman huminto sa pagdarasal. Ano? At sabi sa kwento,
siya ay kumbaga lagi may dalang Santo Rosario. At yun yung kanyang kumbaga weapon, ano, sandata niya sa paglaban niya sa tukso ng buhay. Ano. At lalo tigit nung tinanggap niya yung stigmata, yung kanyang sugat, ano, nakikibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon na kung saan itong paghihirap nito, ito yung mas lalong nagpadalisay pa sa kanya. Ano. Ito yung nagpurify sa kanya, ano, di ba? Tayo bilang tao, meron din tayong mga kahinaan. Ano. Pag tayo ay nakakaranas sa mga pagdurusa, mga paghihirap, sakit, ano, kumisan iniisip natin, bakit ba ako pinarurusahan ng ganito? Ano. Siguro sa umpisa, ganun din ang iniisip niya. Ano, bakit ako pinaparusahan ng ganito? Pero alam niyo na, alamuan niya ito sa konteksto ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang pagmamahal. Ano. Dahil alam niya na ang lahat ng kanyang nararanasan, ito ay pakikibahagi niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo ay merong nararamdaman ngayon, merong kayong sakit, i-offer niyo yan para sa Diyos. Ano? Dahil alam natin ang lahat ng mga paghihirap din natin, ito ay pakikibahagi natin, ano, sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? At magdasal lagi. Ano? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi nga, di ba, sabi ni Santo Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Ano? Magdasal, umasa, at ipaubaya mo ang lahat sa Diyos. Ano? Dahil kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay, ipagkakaloob na yan. Ano? Ano man ang ating hilingin sa Kanya. Ano? Pero alam nyo, importante rin na magkaroon tayo ng pagbabalik loob na sa Diyos. Ano? Kaya mag-umpisal. Ano? Linisin ang kalooban ng sa ganon, linisin ng Diyos ang buong pagkatao natin. Ano? Alalahanin natin, lahat ng mga pinapagaling ni Jesus, hindi lamang sila pinapagaling physically, kundi spiritually. Nagiging tunay na alagad sila ng ating Panginoon. Ano? Diba? Sa mga kwento ng pagkapagaling ni Jesus, lahat ng mga taong pinagaling niya, ay pagkatapos silang gumaling, sila ay naging alagad ng ating Panginoon. Ano? Kaya, laging tandaan natin, hindi lamang pinapagaling ng Diyos ang ating physical na karamdaman, kundi ang buo nating pagkatao. Ano? Kaya si Santo Padre Pio, ano, maraming mga tao lumalapis sa kanya at tumihiling ng kanyang panalangin. Ano? Maraming nasasabi, napaka makapangyarihan si Padre Pio. Ano? Pero alam nyo, ang Diyos ang nagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Ano? Kaya kung gusto nating gumaling, tularan muna natin ang kanyang buhay. Ano? Siya ay naging banal, hindi sa kanyang kumbaga, sariling kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Ano? Kaya ito rin yung panyaya sa atin, maging banal muna tayo. Ano? Kaya nga tayo ay tinatawag din na maging agent ng kapayapaan at pagpagaling ng Diyos. Ano? Lahat tayo, meron tayong kapangyarihan magpagaling din sa biyaya ng Diyos. Ano? Kaya sa misang itong lahat, mga kapatid, ipagdasal natin naway may sa buhay natin ang ating pananampalataya, no? Lalong higit ang ating pagsunod sa ating Panginoon, ano? Alam natin na hindi madaling sumunod sa ating Panginoon. Maraming mga pagsubok tayong nararanasan, marami tayong mga kumbaga balakid sa pagsunod sa ating Panginoon, pero tandaan natin, lahat tayo tinatawag ng Diyos na maging instrumento ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapatawad at ng kanyang kapayapaan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ikaw ay aming kusa mapaglingkuran
sa paghahain namin ng mga alay na iyong ibigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagliwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Pinabibigyan mo ang ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga halasisiawit ng papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang lahat ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang ikatawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inimot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniialay namin sa iyo ang tinapinagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa ng Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mabakapangirihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsitayo. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Espiritu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala.
Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ang lahat ay magsiluhod. Mga kapatid, na si Kristong Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Daway pagpalain kayo mga panginihang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.